huwag ikahiya kung maliit ang iyong tahanan. Minsan, pag may nag-invite sa akin ng birthday, pagpasok ko palagi kong naririnig sa mga nakatira sa bahay, "Ma'am, pasensyahan nyo na ang bahay namin dahil maliit lang po." Ikinahihiya. Pero madalas, ang sinasagot ko, "Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako kumakain ng bahay," sabi ko. "Wera na lang kung sasabihin nyo, masarap ang inyong pintuan. Akagatin ko, didilaan ko." Pero sino ba? Ano ba ang mas mahalaga sa loob ng bahay? Hindi ba yung mga nakatira? Hindi mahalaga kung anong itsura ng iyong bahay. Ang mahalaga ay kung anong itsura ng iyong isip, ang iyong puso at yung iyong ugali. Kahit na pangit o hindi kagandahan ang iyong tahanan, ang mahalaga maganda ang iyong ugali. Ang iyong pagkatao, hindi ba? Ano ba ang tunay na nakakahiya? Yun ang tanong. Hindi ba mas nakakahiya kung yung mga nakatira sa bahay ay mga mata pobre? Masungit, madamot, naninira pa ng kapwa. Yan yung mas nakakahiya. Hindi nakakahiya ang isang bahay na kung saan ang mga nakatira doon ay nagpapakumbaba. Hindi nakakahiya ang isang tahanan na kung saan ang mga nakatira nito ay nagmamahalan. Hindi nakakahiya ang isang tahanan na kung saan may galang sa kanilang mga kapwa. Ang nakakahiya ay yung ugaling masama na nakatira sa bahay o tahanan. Kailangan nating linisin, hindi lang ang ating mga tahanan, ang ating mga bahay, kung hindi ang ating mga isip at kalooban. Linisin sa kasamaan, linisin sa pagkamakasarili, linisin ang sama ng loob, because what is inside will reflect what is outside.